Umihiri ng task force ang ilang gumagawa ng mga pang-Noche Buena. Tigil na rin muna ang pangisda sa ilang lugar, kaya ang ilang isda nagmahal. Saksi si Bernadette Reyes. Ilang araw hindi nakapamalengke si Annabel dahil sa bagyong Julina. Ngayong araw, nagulat siyang tumaas na ng 20 pesos ang bangus na 160 na ang kilo ngayon sa Muñoz Market sa Quezon City. Ang tilapia na 100 pesos kada kilo ang pinakamura noon, 120 na ngayon. Paunti-unti lang yung bilhin para tipid talaga. Maging ang galunggong na 160 pesos lang noon, 240 na ang kilo. Medyo mataas po. At saka mahina ang supply, kaya gano'n, nagtataas po ang dealer natin. Matumbal talaga, kaya yung tenda namin kahapon, andito pa rin, meron pa rin. Ayon sa Department of Agriculture, nagsimula na ang closed fishing season, kaya kakaunti ang isda ngayon, pero may iba naman raw mapagkukunan ang supply. We are also looking into in other areas kasi meron kunyari sa Mindoro. Bumaba naman ang presyo ng mga gulay bagyo tulad ng repolyo, pechay bagyo, broccoli, cauliflower, carrots at sayote. Ayon sa Department of Agriculture, pababa na ang presyo ng mga highland vegetables. Pero maaaring may pagtaas daw sa presyo ng mga lowland vegetables o gulay Tagalog, depende kung saang lugar magmumula ang supply. Tinamaan ng yung Region 4A, meron ka pang 1, 2, 3, tsaka 5 na panggagalingan ng vegetables. Kaya with that, we are looking na dapat hindi masyadong gumalaw ang presyo dito sa Metro Manila. Sakaling may pagtaas, hindi rin naman daw ito agad mararamdaman. Epektibo na rin ang taas presyo sa ilang pangunahing bilihin tulad ng mga sardinas at iba pang canned goods, gatas, kape at noodles matapos aprubahan ng DTI ang hirit na dagdag presyo ng ilang manufacturers. Pero hindi pa ito ramdam sa ilang pamilihan. Meron pang mga stock na marami pa. Baka pag-aubo sa mag-taas. Humihirit na rin ang taas presyo ang ilang manufacturers ng Noche Buena products, pero siniguro ng DTI na pag-aaralan itong mabuti. Usually karne, yung mga nare-receive natin, yung mga meat products, na Christmas meat products, kasi nga yung presyo ng importation, yung cost ng MDM, ng mga nagtaas naman sa global market. From less than 10% naman din yung request nila. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Makaigan, saksi ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga Kapuso Abroad naman. Maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.